Bumaba ng ilang porsyento ang inflation rate ng bansa noong Oktubre batay sa datos ng PSA. Gayunpaman, hindi ito ramdam ng maraming Pinoy, kaya't para sa NEDA, dapat mapantayan ng pasahod ang inflation rate sa bansa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bumaba nitong Oktubre ang inflation ay antas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ito sa 4.9%, mas mababa kumpara sa 6.1% na naitala noong Setyembre. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 11.9% inflation. Pero para sa food delivery rider na si Wenny, hindi ramdam. Kaya't hindi pwedeng hindi raw maghaharap ng dagdag pagkakakitaan. Minsan po sa umaga, babiyay ng angkas. Tapos pag out ng gabi, diretso na rin po angkas. Matinding balansi talaga ng paggastos ng pera. Ganito rin ang sentimiento ng fresh graduate na si Richelle. Malaki rin po yung nagagastos namin. Tutingta nagtitipid pa po yun. Lumalabas sa datos ng PSA na isa sa nagpababa ng inflation ay ang presyo ng gulay sa 11.9% mula sa dating 29.6%. Ramdam ito sa Q-Mart sa Quezon City, naabot sa 50 pesos ang ibinaba ng presyo nilang gulay at may iba ring tumaas. Kung kaya't ang ilang nagdenegosyo, hirap balansihin ang gastos at kita. Pati Ricardo nga yan, si Buyas, medyo bumaba ng konti, konti lang. Eh yung mga gulay, mahal na rin yung gulay. Kangkong, 15 na, imbis na 10. Kaya yung sistema, di pagkagulay, di konti lang yung gulay na ilalagay mo. Kaugnay nito, sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA na kung tutuusin, dapat naayon o swak ang sahod ng mga manggagawa sa inflation rate para mas maramdaman ito ng publiko. Ang kailangan din kasi dyan is may karambatang increase in the incomes. No? So, kaya dito, papasok din dito yung mga programa to make sure that we increase the employability of our workers, we improve on their skills. Kaya talagang ano ito, all of government approach talaga ito. No? Pero kung si NEDA Undersecretary Rosemary De Leon ang tatanungin, susuportan kaya nito ang aumento sa sahod? It's working right now because the regional wage boards, sila, as you know, it's composed of employers, employees, and then yung government. So mas alam nila yung sitwasyon sa region nila eh. Kasi you really have to balance the labor situation at saka yung mga the investment situation. Sa huli, tiniyak ng NEDA na on track ang administrasyon para maabot ang muling pagpapababa ng presyo ng bilihin, partikular na sa bigas at iba pang agri-products. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.